pa po, bukod pa po po talaga, nagpapadala pa po ako lalo na sa halimbawa, yung may pangangaral, o kaya may gawain katulad ng papiling, nagpapadala pa po talaga ako sa may pastor. Pero ang sa 21,000, every month po yan, 3,000 talaga ang naano po ng pastor ko, ng pastor ko po dati. Every month po yan, 3,000 ang pastor ko. So, binawal na naman ang Jubane. Ha? Binawal na naman, sinusugan. Puta ng bar. Hindi ho, ano po, nagpapadala na po talaga ako sa pangalan ni Pastor. Ramiro. Direkta na po ano talaga. Binawal na naman ni Pastor. Hindi ko po alam. Yan lang nga yun, ha? Sa ngayon, ito ha. Ito ang gastos, araw-araw ha. Kasi ang income niya, sa salary ng 15, minus tayo sa operate. Ito lang ang bilis ng arawan. Ngayon, 320 lang gastos. May savings ang isa na. Ito pinakababang saving na ito, ha? Dapat 220 ang gastosin, bro, para may 200 ang saving. Pero ipalagay lang natin 100 na lang. Kasi ayaw niyang yung damit na ayaw niyang ukay-ukay. Gusto niyang masarap ulam, manong, kante. Ayaw niyang lagi ng gulay at saka isda. 420! Masarap na baguna mo? Araw-araw, 420. Sarap ka, diba? Alam niyo, na-monitor ba ang gastos niyo araw-araw? May 320? Yun ang gastos? Sa out of arawan mo na 420? Kaya yan, ha? Kaya ito, itirap. Ngayon. So, 100 pesos, saving a day. Sa isang buwan, magkano? 3,000. 3,000 pesos monthly saving. 3,000. Sure na yan, ha? Wala ka ng utang, hindi ka nangungutang. Para yung saving mo, baka magpunta pa sa utang mo. Kailangan ang gasto mo, 320 lang. Kasi kung mangungutang ka, hindi na 320 ang gastos mo. Subukro mo na lang, magbabayad ka pa sa utang. So ito, sure na yan. Ngayon, sa 3,000, sa 12 months, isang taon, meron kang 36,000 pesos a year. Meron kang 36,000 a year. Pero mo ha, sa 100 lang araw-araw ang nasipin mo. Ngayon, ilagay natin sa 5 taon. Sa 5 taon, sa 36,000, in times 5, 5 taon yan, meron kang 180,000 pesos in 5 years. Ngayon, itong 180,000, makabili na ba ng bahay o paan yan? Meron ka mabili. Meron na. O pag meron ka ng bahay o paan, di ba income ka na rin? Tuloy-tuloy pa rin ang saving dito, plus saving pa dito sa income sa bahay o paan. Nakabili ka na uli ng another bahay, dalawa ng bahay mo. Tuloy-tuloy lang, walang tigil. Tatlong bahay na, apat na bahay, hanggang 10 bahay. Ngayon, hindi ka na magtrabaho. Magbubuhay ka na sa 10 bahay mo pa umahan. Maganda. Ngayon, hirap ka sa buhay? Yeah. Ngayon, bakit hirap siya? Walang ganitong plano. Puro walas. Ang sahod niya araw-araw na income, 420, ang gasto niya araw-araw ay 500, na-short pa siya ng 80 pesos. Kulang talaga sa plano. Kasi nasa gastos yan eh, pagpipigil yan sa mga bilihin. Inilista talaga ang gastos para makuntol mo ang gastos. Kasi pag hindi mo inilista, sige gastos ka lang. Hindi mo namalaya na sumubra na ang gastos mo kaysa income mo araw-araw. Bakit maraming mahirap, hindi ginamit ang ito, puwet ang ginamit. Yan ang nangyayari. Sino sisihin? Bakit mahirap ka? Sarili pa rin natin. Ikaw rin, sarili mo. Wala kang wisdom. Sabi mo, matalino ka naman ako. Matalino kasi bang bagay, pero itong bagay na ito, bubo ka. Hindi ka dito matalino. Kung matalino ka, dapat mayaman ka na. Ito yung natural na pag-ipon. Basa. If you are born poor, it is not your mistake. But if you die poor,
it's your mistake. Kung ikaw ay ipinanganak na mahirap, hindi mo ito pagkakamali. Ngunit kung ikaw ay mapamatay na mahirap, yan ang pagkakamali. Sabihin mo na, kasi mahirap kasi akong pinanganak mahirap, kasi mahirap ang magulang ko. Walang problema yan. Kung masisi magulang, mahirap din sila eh. Pero kung mamatay ka pa rin, mahirap ka pa rin. Yan. Yan ang pagkakamali. Sino nagsabi dito? Si Bill Kitchen. Kasama yan sa testimony ni Bill Kitchen. Oo. Alam ko, nagkarito siya. Oh, yan. Si Bill Kitchen. That's why, mayaman siya sa buong mundo. Nung araw, mayroon lang na yung mayaman. At least si Mama. Kasi yan ang prinsipyo eh. Nagtiis yan sa hirap. Hindi yung basta-basta mo. Waldas, yabang agad. Parang kailangan talaga yung luho agad. Pag milyonaryo ka na, saka pa ka magluho. Pero bang hindi pa, hindi mo na, lugaw-lugaw mo na. Ngayon, ito. Balikan natin ito ha. Kung 200 ang ipon mo araw-araw, hindi 100. Magkano to? May times ko to? 360. O, ilang bahay na magbili mo ito? Dalawa na. Dalawa na paupahan mo. O kung ayaw mo sa paupahan na bahay, o mag-put up ka negosyo, yung negosyo kaya mong pamalaan. Huwag kang mag-negosyo na yung tinira mo ang kopitero. Kinukupit lang ang pera. Yung oras, parang burgoy ka pa rin. Ayaw ka ng barber shop. Argo. O ano bang... Yung kaya mong pamalaan, nakabisado mo ang pagpatakbo sa negosyo. Pero ang pinakasimple kasi upahan eh. Ang ano, innovation ng kailangan. At saka yung magpa-upasyon mo yung umupahan, may ibabayad yan. Baka naman may titiway ka na rin. Oo. Ano nang prinsipyo? Ngayon, may darating ka na biglaan to. Put up agad yung negosyo. Pag iwawaldas mo lang yan, so walang kapuluhan, palis ka. Tapos pordoy ka, huwag itong masa sa aming meron. Kasi hindi mo minamanage ang tama ang pera mo. Binawaldas-waldas mo lang. Basa. Proverbs 13 verse 11. Well gotten by vanity shall be that diminish. But he that gathered by labor shall increase. Ang kayamanan ng tinamong sa daya ay madaling mawawala. Ngunit ang kayamanan ng pinahirapan ay pinagpapala. O yung itong negosyong plan natin, nakampira natin sa daya? Hindi. Okay. Kaya pinahirapan natin, ipon tayo. Nagtipid tayo sa mga gastusin. Umiiwas tayo ng mga masarap na ulam para hindi tayo ma-high blood. Kasi kumikita yung kampani ng Losartan yan. Kampani ka ng Losartan dahil high blood ka agad. Kumikita ang Losartan yan. So, tipit-tipit na mo na. So, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling mawala. Anong daya? Pangurakot. Sugal. Pangliling lang. Panluloko. Pero ang perang pinahirapan, ito, magpili kayo sa dalawang lulo. Darating ang araw na magretiro ka. Ano ang gusto mo? Pinagpapasahan o pinag-agawan? Pinag-agawan yun, diba? Bakit pinagpasahan to? Hindi, nagplano. Umaasa sa isis, nagsinulat, plano na niya isis, umaasa sa anak. Pero ito, nagplano, nag-invest, hindi umaasa sa anak. Pinagkagawan, oh. Magplano para hindi mabigat sa mga anak. Ako na, mamula. Sa tablon, pinagaling ka pa, anak ko, ikaw ka, pinagaling. Alam mo ba rin ito? Pero hindi mo ginagat ng baling mo mo lang. Kung kasawa ka naman ulit, malalamunin lang, kapag nagkasawa ka ng yaman.
para yayaman ka rin. Hindi ka naman magustuhan ng babae. Hindi ka rin sa style mo at kayo yung panakawan mo. Madali rin na ang yaman na ikat kayo. Sabi ko, ang ito'y mayaman, di ba naman parang palatayan niya? At parang palatayan niya kaysa tanas na niya. Eh, hindi ito yung mahirap. Eh, bago ba yung parang palataya? Totoo yung pangalan ng Kripal. Diba? Eh, yaman ito. Hindi ko na talaga magkikita. So yan, yung mga ibang bias ka din, hindi yan na. Mayaman yun. Kaya lang, yung mga tao hindi nang palataya. Pinapatulan mo. So kaya mayaman, kaya ang believer, na hindi man ang palataya. Yung spiritual life ninyo, magkakalabong kayo. Ang tinignan mo, material things lang. Pero yung spiritual thing doon sa heaven, wala na. So ang tinitingnan niya, physical, material things, ano ko. Sa kanya, tinignan. Pero kung hindi, spiritual things. Pero kung mayaman dito, hindi ka daan sa daya na kung mayaman ka, dahil nakawang mayaman. Kailangan kami dalawang sisa. Mayaman kami. Para wala nang masabi kay kanino. Basta sundin lang yung presidyo. Pag tumating ang blessing, wag just lang ginagawa natin. Puro lang kalayawan, pasyal-pasyal, titik tayo, magsaya tayo. Dahil marapit tayo mamatay, balik mabali, marapit na pabalik si Kiki Howardside, anilin pa natin mga negosyo. Sige, gawin mo. Eh, paano kung matagal ka siyang babalik? Pulupit ka lang. Pero kasi ganun eh. Maliit pa kunong araw. Narinig ko na sabi ng mga Babylon niya. Marapit na dumating si Jesus. Bakit ang tagal? Na traffic lang sa langit. Sabi ng mga kuya nung ano eh. Ang gano'n wala pa rin. Traffic pa rin. Hindi naman si Jesus. Hindi hawa siya yung pinatama eh. Ganito ha. Ganito ang ating at ano natin. Ito muna kasahin. Kapag pinagpala, iwasan mo ang pagiging mayabang at mahangin. Lagi mo rin dapat ang dalahanin kung saan ka nagmula at nanggagaling. Kasi may mga tao, pag mayaman na, mahangin na, mayabang na. Dati, babae siya, wala pang pera. Nag-iba na ugali pag may pera. Dapat hindi ganon. Kung ano ka noon, wala kang pera, sa kapatao mo, ganon ka pa rin. Ang hindi na magyabang. Taas mo nga. Bago. Squatter, bago. Pero dati nakatira si squatter. Kami natiis mo nung araw. Yung squatter na nga. Yung mayaman ka. Ay, may tari naman yung squatter na mabaho. Walang yayabang. Yaman. Walang magyayabang. Ngayon, eto ngayon ha. Eto, pansinin mo sa mga tao. Walda sa nagat kasi malapit na lang pagbalik ni King Awasay. Ito nga. Basa. Matthew chapter 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Ipanangalan sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng alahayam upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap lang ito, darating na ang katapusan. Ipangaral sa buong sanlibutan ang tunay na pangalan para maghari si alahayam sa puso ng tao. Ngayon ang tanong, ilang porsyento na, how many percent na ating pangaral sa tamang pangalan ni Abba Yahweh Alhaya Masaya Kiyawasay? Ilang porsyento na pangaral natin? Sa limang nagtuturo dito sa bansang Pilipina, kasi dito magsimula ang pagtuturo sa tunay na pangalan. Excluding ang mga Hebrew Israelite. Kasi dati pala nagtuturo na talaga yan. Kasi involved sila, ganun ang pagkakilala nila sa tagapaglita nila at sa Ama, Abba Yahweh, Alahaya, Masaya, Yahwashai. Kasi sila ang Hebrew Israelite eh. Sila yung member ng the 144,000 na elect. Ngayon, tayo nasa silangan sa pulo ng mga dagat. Dito magsimula ang pangangaral. Hindi kasama ang Hebrew sa atin.
Pero ilang persento na nangaral sa lima ngayon dito? Sa grupo natin, sa grupo ni Mali, sa grupo ni Uchi, sa grupo ng Pura Community, sa grupo ng Rise Up Operian, lima lang. Ilang porsinto na nagpangaral sa mundo? Estimate niya, ilang porsinto na? Nakuha na ba ng 50%? Wala pa. Wala pa. Kailan pa ba rin sinting Yahwas eh? Pag mapangaral na ang buong sanutan, o sabi ito, upang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Sabi darating? Oo. Oh, hindi pa darating. Matatagalan pa kasi hindi pa tayo nakapangaral ng puno eh. Nanggupong tayo pangaral. Yan sabihin mo na, eh malapit na kasi may mga sumbi na dapat. Ano, ito mag-inclusyo. Ano, mag-saya na ako ngayon kasi pumamatay ko. Inakbo pa niya pa kung pera binigay sa akin, bisi. Ngayon, naubos ng pera mo, dahil wilaldas mo, nagpasaya. O, ito pag mali si King Yahwas ay, ano nga, pulong ko na. Huwag kang hindi sa akin. Ano, pasensyahan. Mayroon ka lang apat na negosyo. Kaya ka ng buhay sa pera mo. Ay, kailangan ng trabaho. Full time na tayo sa pangangaral. Kasi kailangan mapangaral ang buong sanlibutan. Paano makahari si Alahayam? Napaghari sila hindi lang si Alahayam. Ang Diyos, si God, si God. Hindi si Alahayam. Eh, paano yun? Yung pangaral ng Alahayam eh. Para maghari. Nagpaghari. Pangaral nito po sa paghari ng Alahayam. Ilan pa ang nangaral ng mga kingdomer? Eh, ito ibang kingdomer kung si Jesus Christ naman lang yung tinataas. Kingdomer sila kay Jesus Christ. Sino yun? Kingdom kung sintan. Eh, tayo ang kingdom na totoo. Masyayak Yahwasay. Ilan pa tayo? Kailangan mapangaral sa buong salibutan. At kung maganapan yun, darating mo wakas. Kanino yan kino sa atin? Ito ang mangyayari sa atin. Kapag tayo ay mayroon ng bisig, may mga negosyo na tayo. Halimbawa, tapos na ang sobe, tapos na ano, magagalaw na tayo. Magkaroon tayo ng concert sa labas pa ng araw. Rosada. Maawit. Pastura, Ibil, Pastuli. Presa mo, magkulat sila na. Kung naawit natin na, pero kung alahayin na, masaya kiyawa sa inya. Abay, hawa na ang nabanggit. Wala nang Jesus Christ. Wala nang Yahweh. Wala nang Jehovah. Still na Jehovah Jireh. Ano na? Yahweh. Jireh na, may provider. So makikita nila. Tapos, maglagay tayo ng malaking screen. Pag-preach ko doon, kung sino mo sa ito mag-preach, ganito, nakikita, naka-video yan. I-post natin sa YouTube channel. At saka nakita yung paligid. So, napangaral natin sa buong sanglibutan. Go YouTube channel. Darating niya ang wala. Hindi na talaga nila maintindihan hanggat hindi makakita yung minuturo. O puro ka lang dadal, wala kayo papakita. Ito kasi hindi nila makikita. Makikita yung mga sinasabi natin. Hindi lang marinig, makita pa nila. Doon makumbinsi ang tao. So, lahat ng mga sinasabi natin, puro maibigin sa pinakita natin. Hindi yung puro kwento, wala kang ibigin. Ito paniniwalaan. So yan. Ngayon, sa busy natin darating, doon natin ibubol, bibili tayo ng mga instrumento. Patayo tayo ng tatlong asimpe, ipatayo natin. Sa asimpe, ilan o pito gamit. Keyboard, mamahalin. Drum. Bass guitar. Rhythmic guitar. Video. Yan, yung wardas-wardas mo lang pera. Ano tayo makabuhol niya na para sa ano? Kailangan para sa kanyang karapian kasi gumo tayong pangangaral. Kaya lang muna, mag-deeper kasi ako, walang nag-deeper, nag-deeper sa kalabura ko sa mga hirap. Kasi hindi naman hirap, gawin mo niya niya. Kaya nang-deeper ang hirap. Hindi na po. Hindi na isipin natin na hindi na
natin sayangin ang pisin na binigay natin sa tabo. Kailangan natin dapat mapunta sa tama. Marami pa tayong kailangan. Sa campsite tayo, marami tayong kailangan doon. Yung dito naman sa assembly, kaya may sarili tayong munga. At saka kung pitong gamit, yan ang isipin natin. Kasi pag kumpleto, makasupok sa atin, maraming meron na doon patalikbalik. Marami po doon. Kung hindi lang isang meron na, 1,000 meron na lang patalikbalik. Wala pa lang pinapasigalik sa pastor Jerry sa kanya. Hindi pa lang doon. Maraming meron na. Kasi ang mga gali natin yung tutungan. Ang galing magsumbi ni Pastor Edelin. Ang galing ni Pastor Nick. Tapos lahat tayo lang, salita tayo mangungalang. Tapos krusada tayo. At masaturin natin ang mga mundo-mundo. At dito natin sa Pilipinas, sa True YouTube channel, pero Pilipinas, hindi nga wala tayo. Aban. Aban. Ngayon, hindi pa eh. Kailangan pa tayong kumilos. Yun ang bigyan tayo pa pala para doon pupunta. Hindi mo bigyan mo natin parang Santa Claus tayo. Kasi mayroon tayong pangunahing pangailangan eh, sa pag-ibayin yung staffless natin. Ito ko naman kay tatay eh, di natin may in-classroom kay Manitawsan eh. Kasi hindi ko ang pagbigay. Yung mga tayos ninyo, parang ibigay ko doon. Kaya ibigay na, kailangan niya kung pwede, dalawa agad ang bagong entry mabigay. Hindi lang pwede yung isa lang magsulo. Natin pera, paano tayo makabili? So, yan ang isipin natin. Depende kasi sa situation nyo eh. Meron kasi yung pangunahing pangunahan na natin sa natin. At saka kayo naman, buto tagutan ha, matagutan mo kayo kasi sa tayo sa inyo. Kasi kailangan nyo marami na natin na sama-sama ang pangalaman sa natin. Yaman! Sampo muna ang makamsip. Kagamitin natin yan. Kung maaari, dalawang entry mabili natin. At makapatayo natin ang sundi. At makapatayo natin yung mga kanya-kanya bahay dito sa ano. Pastor Richard, may erosyon na susan dyan. Ano pag ganap ng mga kamuti. Ang kamuti doon. Nakabaon na kamuti. Mahanin mga kamuting oro. So yan ang isipin natin. Ang pinaka-priority natin talaga, ang pinaka-dulo, na ayos yung ating ano. Alam mo ba kung nakakikita ng mga babili ng pasto dito? Mga mga pasto, gusto mo ipa-angel. Sino ba si dito? O, dito lang natin dito. Tapos dali tayo sa tama. O, dito tayo atin na. O, dito natin tayo. Kailangan natin mas dito. Kaya dito tayo atin natin. Pag-aura, Mel, magkano sumuot mo sa Amerika? 10,000 monthly. O, gawin namin 15. Patong harapin ang 5,000. Dito ka na. Pag-iyan mo yung lingaw. Puno ka lang. Dito tapay mo yung lingaw. Dito na sa atin mo. Wala. Pero si Lady, ito na. Kasi nakikita nila. Yung iba, sa kapatid ni Pastora, gusto mo yung gamito. Huwag niyong mga wallet. Basta makintay-tay pa si Pastora at gratis. Gusto siya sumali. Hindi naman natin yung wala na sumali. Kailangan din po siya ng seminar dito. Pag maintindihan yan na, doon sa simbahan niya, asimile na, pag-iwanag pa ng parataya.
Kasi yan ang umuwi na makapapilitan sa makinig. Because of this. Huwag na natin awayin. Sabi mo, mga wak-wak na ito, mayroon po at kaya pupunta ka nito mga wak-wak. Huwag niyo awayin. Lelektura natin. Yan. Alam ko na si Binar. Ibang araw. Kasi may simbahan nila doon. Pagka mga pastores dito. Nakapagod niyan. Tapit dito. Ibang araw. Lelektura natin. Yon. Ibanda naman sila sa akin. Oo. Dahil si Mer nasa akin si Mama. Oo. Sabi ni yan akong mabait ko. Sabi ko ang tao. Oo. Kasi si Mer na, kanina-kanina ka naman kumukulkan. Si Mer ako kumukulkan. Oo. Sabi ni Mer, ay, sa mga, sa mga na kumabalik. Sabi ko na nasa ko, nasa ako, may ako ang kamaya. Nag-galit sila sa akin. Pagkakwarta po po si Tarigayaran. Kaya ang pinaharap dito pong pangalan. Kasi sabi ko, lahat ka sa pinaharap dito. Kapag tayo nila. Kutong lang sa mga pag-usin nila. Kapag talaga. Kapag lumapit sila, pagpitin natin. Si Salty. Andil ko na sa pinaharap nila si Salty. Ang nangyari kasi sa kanila, kahit ano, kasi kita rin si nila na unawaan. Pag unawaan ng nila, mapakita natin, ito yung original, ito yung local, ito yung local. Kita na po, ito yung sa kita, yung story na, na bago pala, yung makikuha ng sigit, yung hindi pa niya. At sa tabi yung time lang, huwag lang mapadala na po. Next Saturday, huwag kayong absent. Sama ko dahil si Paul. Sa next Saturday, ha? Pero kayo, matipipi ang ano, mahaba. Wala na rin sa inyo sa Tikatote. Mahaba ng pangaral. At matipita natin. Sabi ni Ulisi, balik na lang ko sa ano. Sa pagkakas ko, kung pangaral nyo na, nakuhaan ko yung ito ng mga sinyo. Kapagayin kayo. Malamay. Ano kasi yung butulong? Saan? Muslim? Kumasa? Roma? Kasi exposition. Sabi ko, tapos sabi niya, ay, hindi ko lang ito kasi tumagin naman
Patrol, natakot ka? Hindi ako natakot. Hindi kayo matakot magpanood ko sa Alex Saturday. Hindi ko yung ganda natin. Ang ganda tingnan eh. Mamamatay ako. Nakasama ko siya. Yan ang mangyari. Okay na. Tapusin na natin ito. Tapusin na kasi alas ko. Madaling tanggapin. Ngayon, ganito. Ulitin ko pa ba ito? Hindi na. Baliwalaan na? Hindi na. Baliwalaan na. Walang maging potoy pagdating sa pising, ha? Opo. Marunong mag-ipid, marunong mag-ipon. Stop all time. Start saving. Slow down. Anong slow down? Gastos. Stop utang. Stop utang. Go saving.